Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba. Bagkos pangay, patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig." Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-apat na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at ito po ay tinatawag ding Good Shepherd Sunday o Linggo ng Mabuting Pastol. Sabihin nyo nga po, mabuting pastol. So ipinapaunawa at nawa maintindihan natin kung bakit ito ang nais na o ito ang ginamit na talinghaga ni Jesus, mabuting pastol. Noong unang panahon o kahit magpasa hanggang ngayon, kahit moderno na sa bansang Israel o sa Jerusalem, mayroon pa rin namang nagpapastol. Ibig sabihin, isa sa pangkabuhayan na ginagamit ng mga tao noon ay ang magpastol. Marami po ang nag-aalaga ng mga tupa at ito ang ginamit ni Jesus sa talinghaga upang maikonek kung ano ang relasyon ng Diyos sa tao o kung sino si Kristo para sa mga susunod sa Kanya. Sinabi niya, "Ako ang mabuting pastol." Yung relasyon ng pastol at ng tupa o ang kaugnayan ng pastol sa kanyang tupa at kung ano ang dapat na katangian upang magkaroon tayo ng mas malalim na ugnayan sa ating pastol. Malinaw po ba? So, ang pastol ay si Kristo, ang tupa, tayo pong lahat. Malinaw. Amoy tupa ba ang katabi mo? Ha? Baka iba, kasi may problema yan kung magkaiba tayo ng amoy. Kasi inaasahan din kung ano ang amoy ng pastol o kaya kung ano ang amoy ng tupa, yun ang amoy ng pastol. Hindi kasi nakakapagsalita ang mga tupa. Ang ginagamit niyan, yung ibang mga senses, yung pang-amoy at yung pandinig. Mahina ang kanilang paningin.
So babasi yan sa amoy at pandinig. Malinaw. Bakit mabuting pastol at inahantulad ni Jesus ang kanyang sarili sa isang mabuting pastol? Kasi sinasabi niya, ang isang mabuting pastol handang ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga tupa. Nagkaroon ng comparison ang mga bayarang pastol, unang-una niyang ililigtas ang kanyang sarili. Kung may mababangis na hayop, may mga tulisan na gustong kumuha ng tupa, agad-agad yan iiwan ang mga inaalagaan niya. Kasi upahan lang. No? Inuupahan lang. Kaya hindi siya upahang pastol. Siya ay mabuting pastol at inaari niya ang kanyang mga tupa bilang kanyang sarili. At bilang mabuting pastol, aalagaan niya, papaliguan niya hanggat maaari, dadalhin niya sa mga pastulan kung saan pwedeng makakain ang mga tupa, aakayin niya yan, papunta at pabalik. At titiyakin niya na pagtapos ng araw, lahat ay nasa kawan o nasa isang lugar. At kung meron mang mawala, titiyakin niya na mahanap ito. Yan ang mabuting pastol. Pero maganda po dito, sabi dito, pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Pinakikinggan. So, ang mabuting tupa kumpara sa bayaran, ang mabuting pastol ay nagkakaroon ng emotional attachment o kaya naman emotional investment. So, kung merong attachment, paano mapapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig kung hindi siya nagsasalita? So, lagi niyang kinakausap. Siguro naman sa mga nag-aalaga ng hayop dito, alam ng alaga mo kapag nandiyan ka na. Nasa pinto ka pa lang o kaya paparating ka pa lang, kakahul na yan. Andiyan na yung amo ko, andiyan na yung amo ko. Kakain na tayo, kakain na tayo. Alam nila. Kasi nga, di ba, marami sa inyo, hindi na katabi ang asawa sa kama. Hayop na ang kasama, di ba? Hayop na ang katabi, hayop na ang hinihimas. Kaya kung gusto mong makatabi ang asawa mo, mag-asal hayop ka. Hindi naman, no? Wag naman, no? Kasi nga yung problema, no? Nagiging asal hayop ang bawat isa, kaya hindi tayo nagkakaintindihan. Pero gusto ko lang gamitin yung konteksto na bakit nakikilala ng mga tupa ang tinig ng kanyang pastol? Kasi nga, laging kinakausap, laging inihimas, laging kasakasama. So mayroong investment, paglalaan ng oras at laging mayroong pagtuturo. Kaya sabi po nila sa kwento nung mga nakapunta na doon sa bansang mayroong mga pastulan, kahit daw po magkasalubong ang dalawang magpapastol na may kanya-kanyang mga tupa, no, higit 20 ang mga inaalagaan o kaya 100 tupa, pero pag nagkakasalubong, hindi po naghahalo-halo. Kasi alam nung tupa yung boses o yung tinig na kanilang susundan. Merong maliligaw na tupa kasi hindi nakinig. Yun yung nawawala. Pero dahil mabuti ang pastol, kahit isa lang, hahanapin niya na mawala. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, di ba? Nang tayo po ay binyagan, tayo ay napabilang sa kanyang kawan. Naging mga anak tayo ng Diyos. At nagbigay siya ng isang pastol na titiyakin na hindi tayo mapahamak.
O bakit tayo nakakaranas ng paghihirap, ng sakit? Sabi sa ikalawang pagbasa, pagtiisan ninyo ang mga paghihirap na inyong dinaranas. Kasi yung paghihirap na yan, akala natin parusa ng Diyos. Pero hindi pala, yan pala ang kaligtasan o gusto kang iligtas ng Diyos. Sasabihin mo, bakit hirap na ako sa sakit ko? Pupwedeng yung sakit na yan ang iyong ikaliligtas. Masakit po yung pag dinidisiplina tayo. Kaya nga, di ba ang mga pastol, may hawak na stick? Mapipicture nyo ba? No? Ang pastol ay may mga hawak na stick. Kapag hindi nakuha sa salita ang tupa, papaluin yan. Kapag matigas pa ang ulo pa rin, kadalasan po, no? Kaya nga ang mga obispo, di ba yung may hawak silang baston? Kasi sila ang pastol, no, ng isang lugar, ng isang diocese. Merong ganun, di ba? Yung cane, di ba may cane yan? Hindi lang yan pa-cute lang. Yan ang panghawak sa liig ng mga tupa. Kaya pag kinalawit ka, pwedeng nandun ka sa bangin, kinalawit ka para makuha ka. Kaya lang, ang pakiramdam nga, nasasakal ako, hindi ka pinapatay, iniligtas ka. Huwag kang OA. Kasi yung reaction nga natin, di ba? Nawalan ka ng trabaho, pinarurusahan ako ng Diyos. Hindi, maka iniligtas ka lang kasi maka ma-involve ka sa corruption. Kasi naririnig mo na mayroong corruption, pero hindi ka pa rin nakinig sa salita ng Diyos. Iniligtas ka lang, marahil. Sa mas malaking kapahamakan na hindi pa natin nakikita. Pero alam na ng Diyos, mapapahamak tayo. Kaya importante po ito, no? Lalo tigit sa pagdalo natin sa misa, importante yung nakikinig tayo. At dito nakikinig lang tayo. Subukan mong magsalita. Subukan mong magdadaldal habang nagmimisa. Palalabasin kita. Kasi hindi ito ang panahon para magkwentuhan, hindi ito ang panahon. Panahon ito para makinig, para masanay yung tenga mo sa salita ng Diyos. Na kapag mayroon ng mga ibang nagsasalita, nagsasabing, ito ang maginhawang buhay, dito ka. Hindi mo yan susundan kasi alam mo ang tinig ng iyong pastol. Sa loob ng pagkatapos po nito, no, tayong lahat ay mga tupa. Pero pagkatapos ito, may iba sa atin, mayroong responsibilidad maging mga pastol. Misa, no, bilang pari dito sa parokya natin, dito sa Solidad, itinalaga ako maging pastol. Ilang libong tupa meron dito sa Solidad. Napakahirap. Pero kailangan magsalita. Hindi ko alam, nakatrompa tayo dito. Hindi ko alam kung naririnig ng mga tupang mga natutulog pa. Pero isang hamon po yun, no? Isang napakalaking hamon na makilala ang salita ng Diyos dito sa parokya natin sa Solidad. O pwede pong sitimpriti na lang, o pwede yung mupo na lang, papasyal-pasyal na lang, pero hindi yon ang tawag ng Diyos. Hindi yon ang hamon ng Panginoon kung bakit ako naging pari. Ganun din po sa inyo. Sa inyong mga tahanan, kung kayo ay nakinig sa mabuting pastol, mayroon din kayong mga tupa na dapat ninyong alagaan. Bakit hindi kayo magkakakilala? Bakit hindi sumusunod sa inyo? Ang inyong mga tupa, ang inyong mga anak, nagtataka kayo, bakit hindi kayo sinusunod?
Eh, unang-una, sabi ko nga, no? Nag-invest ka ba sa iyong pakikipag-ugnayan? Kinakausap mo ba sila habang numaliit pa? Habang natutulog? Para masanay sila sa iyong mga aral? Gusto mo agad-agad ngayon makinig sila sa iyo? Bakit? Nag-invest ka ba? Nag-invest ka sa material na bagay. Binigyan mo lahat ng kung ano-anong mga gadget. Iyan, diyan ka lang ha. Huwag mo akong pakialaman. Busy ako. O kaya, kapag mayroong nagsasabi sa kanila, nakakausap sila, agad-agad doon sumasama. Naliligaw. So, ito po, no, ang sinasabi sa atin, tayo ang mga tupa, kailangan muna natin matuto, kailangan muna natin makinig sa nag-iisa nating mabuting pastol, si Kristo. Amen?